May mga plano na si Miss Universe 2015 P Awards ba? Pagkatapos ng kanyang reign, ang ilan naman sa kanyang favorite moments bilang Miss U, inalam ng kasama nating si Rhea Santos sa kanyang one-on-one interview. Panoorin po natin ito. Alright mga kapuso, mga kasama po natin ang reigning Miss Universe na confidently beautiful with a heart, Miss P Awards back. Yeah, congratulations for an amazing reign. Thank you. Alright, ano yung mga hindi mo malilimutan bilang isang Miss Universe? Siguro yung pinaka hindi ko makakalimutan, yung na tumira ako sa New York. Kasi kasama yung sa bucket list ko bago ko napunta sa New York. Eh. Tsaka literally, pagkatapos kong makoronahan na Miss Universe, the next day, lumipad na agad kami from Vegas to New York. Ang naalala ko, tatlong bagahe lang ang dala ko papasok ng apartment. When I left the apartment now, a year later, 7 suitcases and 20 balikbayan boxes. Ang iuuwi mo sa Pilipinas? Ang iuuwi ko sa Pilipinas. From 3 suitcases, 7 coming in here and I left 20 more boxes in the apartment. I'm sorry, Paula. Pia Alonzo Awards back, Philippines! Ano naman yung mga struggles, mga hamon na hinarap mo dito? Eh, hindi naman ako nahirapan, pero alam ko na hindi siya para sa lahat. Mm-hmm. Yung bashing, kasi simula pa lang nung reign ko, dahil nga doon sa nangyari sa announcement, yung sa nagkamali, marami na agad. Automatic na yon kasi maraming na-upset na mga ibang bansa. Natuto na ako na hindi masyadong pansinin yun kasi ako si Pia, Miss Universe ako, at okay naman ako sa organization at sa mga boss ko. Bakit akong mag-aalala? Pero inaamin mo rin na nasaktan ka rin talaga. May mga ilang beses na medyo personal na. Kasi parang wala naman sila sa araw-araw na buhay ko para masabi na ganto ka, ganyan ka. Ang masakit pa, minsan galing pa sa mga kapwa Pilipino, ganyan. Nakikita rin naman natin ngayon yun kahit kay Maxine eh. Yes. Yun lang ang nakakalungkot na, alam mo yung parang ginawa mo ng lahat para maging masaya yung bansa mo para sa'yo, pero parang kulang pa rin. Ilang trivia lang para sa mga kapuso natin. No? Nag-tweet ka nun eh. Sabi mo, kalma lang, bahala. Ano yun? Akong bahala. Babawi tayo sa Miss Universe. Babawi tayo. Naramdaman mo ba na talagang mukhang ito yung taon para sa Pilipinas? Ano yun? Emotional ako nung nag-tweet ako nun kasi natalo si Manny Pacquiao. I said that as a joke in my head habang tinutweet ko yun. Ang problema lang, walang mga emoji kaya akala ng mga tao talagang seryoso ko na nahulaan ko yung magiging destiny ko. Pero sa akin kasi parang biro lang yun na nagkatotoo naman. So, buti na lang. Alright, isingit ko lang din, first time mo sa Disneyland, sa Tokyo Disneyland, no, umiyak ka raw. Umiyak ako. Iniwan nila ako sa may entrance. Ibibigay mo na yung corona mo sa susunod na Miss Universe. Anong unang-una mong gagawin? Dahil nandito na yung mga pamilya ko at mga kaibigan ko, siguro ilan sa kanila imbitahin ko sa kwarto ko para magsama-sama kami. Kasi ngayon, hindi ko sila nakikita eh. I will spend time with my family. Will you have more time for love? Alam mo naman, mga Pilipino mahilig sa mga love team. Maraming kinikilig sa storya niyo ni Marlon. Mas magkakaroon na ng oras. Pero ano kasi, very career-driven kasi ako. So gusto ko, may trabaho na ako agad after. Which is meron naman. So natutuwa naman ako doon. At saka siya naman, magsisimula na yan sa racing niya. Tingnan na lang natin. Kasi pagka ako naman yung medyo naging mas vacanted after Miss Universe, siya naman ang busy. So, sige lang. Okay.